Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating Ay Turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa English 6, Quarter 3, Week 1. Ang ating competency ay galing sa K-12, present a coherent, comprehensive report on differing viewpoints on an issue. Ang ating code ay EN610LC-3D-3.18. Para sa ating aralin, kinakailangan muna natin pag-usapan yung ilan sa mga terms na gagamitin. Dahil ang ating pinakapag-uusapan, yung pagpe-present ng ating viewpoint or different viewpoints sa isang issue. So yung mga terms natin ay coherent. Ano nga ba ibig sabihin ng coherent? In one thought or magkakaugnay. So dito sa ating pag-uusapan, kinakailangan yung mga sabihin nating statements or mga words na gagamitin ay meron silang kaugnayan doon sa topic or sa issue na ating pinag-uusapan. Next naman is comprehensive. Ano naman yung ibig sabihin ng comprehensive? Possessing all key point, buo. Ibig sabihin, ito ay nakasummarize o kaya naman compact yung mga informations. Report is the narration of something. Ito yung paglalahad o pagkukwento. Maaaring ito ay sa paraan ng digital, maaaring ito ay sa pamagitan ng audio, o kaya yung audio-visual presentation, basta kung papaano malilipat yung information from one person to another. That is the meaning of report sa ating discussion. And differing means dissimilar, hindi pagkapareho or magkaiba. So pag pinag-uusapan natin yung mga viewpoint, sigurado dyan, may mga pagkakaiba yung mga yan dahil may kanya-kanyang mga stand ang mga yan. So ang viewpoints natin, sila yung mga stand on the matter, sila yung mga pananaw. Ano yung mga ba yung sa palagay natin tama o hindi, so yun yung mga viewpoints natin. And the issue is the current debatable topic. Ito yung usapin na tatalakayin. At kadalasan ang mga issue, dapat ito yung mga napapanahon. So, pag-usapan naman natin yung mga bagay na dapat nating maalala or things to remember. First, what is an issue? Issue must be current, napapanahon yan, and national scope. Ibig sabihin, marami yung madadamay dito sa usaping ito. That is why it is an issue. Issue lamang yan kung halimbawa marami yung magiging involved or involved dito sa usapin. Next, ang issue have two sides lagi, syempre. It has a pro and it has an anti. Ibig sabihin ng pro ay pabor dun sa bagay na isang nito, and anti yung mga ayaw nito. So laging pro and anti ang buo ng isang issue. Kamukha ng isang coin, hindi naman lahat ay puro kara, lahat ay puro krus. Kinakailangan may kara at saka may krus. So lagi sa mga usapin, kaya nga yan naging usapin kasi may dalawang faction na nagbabanggaan. So mayroon tayong pro at mayroon tayong anti. Ulitin ko lang, kapag pro, pabor. Kapag anti, ay against dun sa usapin. Pangalawa, being pro or anti on a topic is the viewpoint. Ibig sabihin, kung ikaw ay anti o ikaw man ay maging pro, ibig sabihin, yun yung iyong viewpoint. Kung nagiging pabor ka o hindi ka nagiging pabor, ang tawag natin doon is yung viewpoint o yung stand mo. Third, to report an issue without bias, since ikaw yung magre-report to or isang tao, the reporter, yung tao nagre-report or nagnanarrate, must give equal amount of pros and cons. Ibig sabihin, kung lima ang kanyang mga pro, dapat lima din ang kanyang anti. So, para dapat pantay yung bawat side. Ang tawag natin doon is neutrality. Hindi po pwede na mas marami yung pro dahil mas gusto mo yung pro, o kaya mas marami yung statement ng anti dahil mas gusto mo yung anti. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan pantay na pantay. Mamaya tatalakayin din natin kung papaan natin pagpapantay yung mga amount na ito. Next, number 4, report must be aligned with the topic. Ibig sabihin, no hitting below the belt. Kapag ang pinag-uusapan ay isang issue at may mga pinaka-proponent nito, yung mga tao na nagsusulong ng mga pro or anti mang yan, you always have to consider na ang focus ay yung topic, hindi yung taong nagsasabi nito. Not unless kung ang pinag-uusapan nito yung issue natin doon is yung tao, pero kung halimbawa ang pinag-uusapan doon ay mga bagay-bagay sa issue nga to, no, national scope ito, kinakailangan mag-focus tayo, maging tayo objective doon sa ating sinasabi. Hindi tayo maging subjective kung sino yung mga proponent, sino yung mga nagsasabi, and so on. And number 5, report must be straight, meaning brief lamang, comprehensive, very concise, and factual, based on truth. Napaka-importante that everything that you will be writing or presenting ay based on factual data. Hindi dapat galing sa sabi-sabi lamang. So now, mag-focus na tayo dun sa mga examples of issue.
So kanina napag-usapan natin na ang issue ay dapat nasa national scope at the same time ito ay napapanahon. So bigyan tayo ng mga example of issues. We have death penalty for grave crimes. So itong issue na ito ay nasa category ng moral issue. Is it okay for a human to kill another human by law? So yun yung nagiging moral issue natin doon. Another example is vaccination before being hired. So before ka na ma-hire sa isang trabaho, kinakailangan ikaw ba ay na-vaccinate na for the COVID-19, for example. So ang nagiging issue dito yung the right to choose. Diba? Lahat ng person have the right to choose. So the right to say no or the right to say yes sa isang bagay. So kung ma-vaccinate ka muna, dapat before kang ma-hire, so it will be against ba sa right to choose or meron bang discrimination issue involved. Next, ano yung mga examples ng mga hindi issue? Example ay yung choosing the house design, yung disenyo ng isang bahay. Maaaring ito ay magiging issue ng isang family or ng familia na nandoon yung titira. Pero yung family issue na yon ay hindi yun nasa morals, national or the moral scope. Ibig sabihin, hindi naman tututukuyin yung kabuuan, hindi naman problema yung buong Pilipinas nang dahil lamang sa disenyo ng bahay na pipiliin mo. So therefore, it is only a family issue, not an issue per se. Sa next naman is yung killing someone is a crime. So by law, by morality, and by most customs, ang pagpatay ng kapwa-tao ay hindi na ito dapat na ginagawang moral, ginagawa pang issue. Dahil automatically, alam naman natin na issue is right or wrong. And alam naman natin na pagpumatay ng tao, that's already considered na wrong. So that's already red flag, di ba? So note, ang killing dito na mentioned dito sa example natin means having the intent and being planned, not for self-defense, no? Kasi there are times na it is an accidentally killing someone out of self-defense or hindi naman talaga sinasadya. So may mga tinatawag tayong mga intention at saka planned. Sila yung mga ibig sabihin dito ng statement natin na killing someone. Okay? Next. So ano nga ba yung mga steps natin sa pagpe-present ng isang issue? Paano ba tayo magiging neutral? Paano ba tayo magiging concise? Paano ba tayo magiging coherent, magiging comprehensive sa pagsasabi ng mga opinions ng both sides? So ang number one natin gagawin dyan is study the issue. Pag pinag-usapan natin yung study the issue, meron tayong guide question dito. And that is, why is it an issue? Bakit ito naging issue? Kapag nasagot mo yung tanong na bakit ito naging issue, malalaman mo dito yung mga involved na parties, yung mga pros, yung mga antis, at ano yung mga pinaka-definition kung bakit ito nagiging against or nagiging for. And number two is write brief statement for pro and anti. Magkaroon dapat ng equal na number ng mga statements na sasabihin mo sa pro at saka sa anti. At yung kanilang bigat ay dapat almost the same. And third, find the counter of each statement and pair them. So ito na yung pagpapantay-pantayin mo sila, pagpapares mo sila, batay sa kanilang kung sila ba related o kaya yung kanilang mga bigat. And fourth, write your sentences, stay on the topic, and compact your ideas. Follow an outline. Kapag ikaw ay sumulat na ng sentences, huwag kang aalis dun sa pinag-uusapan. Although, marami kasing minsan na parang ugat-ugat yan na pwede mong lalimin pa yung iyong mga statements, always consider na mag-focus ka lamang dun sa pinaka-pinag-uusapang topic. Hindi yung magpapasok ka ng iba pang item o iba pang topic sa pinag-uusapan. And follow an outline. Pagdating sa outline, ano nga ba yung mga pwedeng isuggest natin na outline? Sample outlines for having two pro and two anti viewpoints. Example, meron tayong dalawa statements na pro at dalawang statements na anti. Papaano mo yun gagawin bilang mga sentences? So meron tayong mga outline A, B, C at saka D. So meron tayong first, second, third, fourth, fifth na mga sentences. Sa lahat ng mga outlines na ito, A, B, C hanggang D, ang una nating sentence should always be yung issue. Ano yung pinag-uusapan? Kasi mahirap naman na magbigay ka ng pro at ng anti na statements kahit na neutral ka pa kung hindi mo nyo naman alam kung ano yung pinag-uusapang issue. So number one, dapat na ating sentence will be issue para sa lahat. Now, pagdating sa outline A, tignan natin mabuti, yung pro at anti, sila ay magkasama sa isang sentence. That is why yung second sentence natin, pro and anti, third sentence natin is pro and anti as well. Pwede naman pabaliktad, anti and pro, depende. Basta importante, magkasama sila sa isang sentence. So yung sa A, pro at anti, kada isang sentence
ay merong pro at saka may anti. Pagdating naman sa outline letter B, yun namang pro at saka anti, yung mga sentences natin, yung second at third sentence, pro. Yung fourth and fifth ay anti. Ngayon, pwede rin naman pagbalikta dyan, yung magkakasulad anti-anti, tapos pro and pro. Next, letter C naman. Kapag letter C naman, ito yung stack na parang pro, anti. Ito yung mga, they are pagkakasunod-sunod, no? Nagpapalitan sila. Then, sa letter D naman, ay ito yung naka-jumble. Kung halimbawa, mag-pro ka, anti, pro, ano pa man, no? Ito yung naka-jumble. Basta importante dito, kahit naka-jumble ito, ang bigat na mga pinag-uusapan ay magkakasimbigat sila. Okay? So now, balik tayo sa ating mga steps. So number 5 is avoid using double negative, yung mga sasabihin mo not dissimilar. Sabi-sabi similar, but di mo lang sabihin similar. O kaya not unqualified. So sabi-sabi it is qualified. So dapat wag tayong gagamit ng mga double negative. O kaya mga jargons, yung mga terms na very ginagamit lamang sa specific na trabaho o kaya specific type of work o kaya mga tao or kaya mga confusing words. Your aim is to be understood by all. So kinakailangan as much as possible ang mga statements na gagamitin mo since you are giving statements ay dapat ito ay naiintindihan ng lahat ng mga bumabasa. Now, let's proceed. Dun sa mga example natin. So, gagamitin natin yung steps na mid-mention at gagamit tayo ng sample dito. For example, our sample here is the topic na imposing death penalty for heinous crimes. So kapag halimbawa mayroon daw heinous crime, yung mga karumal-dumal na krimen, ito ay ibibigyan ng death penalty. So yun yung ating magiging topic ngayon, no? So yung first natin is study the issue. Why is it an issue? Then that is our guide question. So pag-usapan natin death penalty. So if the death penalty pag-usapan natin, nakalagay dito, the first sentence, the proposed return of death penalty is a contested debate in years. So ito yung nagsasabi kung bakit ito nagiging isang issue. It was reinstated in 1993 and later suspended in 2006. So merong itong mga reason kung bakit siguro ito naibalik. At the same time, may reason din ito bakit ito in-stop or sinuspend muna. So tingnan natin ngayon yung second step. Our second step, write brief statement for pro and anti. So pwede mga statement or phrases, no? Equal number at saka equal weight. So example, yung pro at anti. Dito sa pro, meron tayong mga statements dito na or phrase na good deterrent for crimes, ang death penalty. So pro sa death penalty. And pagbibigay ito ng justice for the victims. Doon naman sa mga anti or against death penalty, naniniwala na all men have the right to live. And also, meron dapat na room for second chance. So, yan yung mga phrases ng magkabilang panig. Now, tingnan natin. Yung pagdating sa sinasabi natin numbers, so nakita natin yung numbers, pareho silang tigdadalawa. Yun nga lang, the next part natin gagawin is find the counter of each statement and pair them. So, ito. Yan, pair natin. Yung sa justice for the victims, para doon sa all men have the right to live. At saka yung good deterrent for crimes para dun sa room for second chance. So ngayon, nagawa na natin yung sa number 3, which is magkaroon ng mga counter. Yung number 4 naman is you have to write your sentences. Then state on the topic and compact your ideas. Then follow the outline. So yung ating naging outline dito, or nilagay muna natin dito yung sa sentences, no? Binuo muna natin yung sentences natin. Example, ito, tapos pinag-linya na natin. Kamukha dito, ito. Nandito to, ito, doon. So, ang ginawa natin ay nilinya natin sila, then kinomplete sentence natin sila. For example, doon sa pro. Death penalty is a good deterrent for crimes since it will instill fear for others to do the same. Okay? Then also, the second, victims are also members of the society who seek for justice. That's why they are pro-death penalty. Doon naman sa mga anti-death penalty, we have killing a criminal will take away his chance to change. And also, all men have the right to live. So ito naman yung sa statements ng sa anti. Then, after natin ma-complete yung mga sentences natin at ma-pair natin, ay ilalagay natin yung tinatawag natin na outline. So dito sa ating example, ginamit natin outline A, which is yung magkasama yung pro at anti sa isang sentence. Yung mga nakakulay red, sila yung mga pro death penalty, at yung mga blue naman, sila yung mga naka-anti death penalty.
So, paano yan? So, second sentence na to, no? Kasi yung first sentence natin, na mid-mention na natin to kanina, no? Nung ginamit natin, na in-explain muna natin na bakit ito naging issue. So, sa second sentence natin, at saka third sentence natin, ito yung second, ito yung third, ito yung mga nakasulat. Second sentence, death penalty is a good deterrent for crimes since it will instill fear for others to do the same. However, so ito yung magdudugtong ng ating next statement. The person in the death row will lose his chance to change for the better. Next, third sentence, all men have the right to live. So, as those victims who lost their lives and now seek justice. So kung papansin natin mabuti, yung pro at anti, pinagsama natin sila at the same time yung kanilang mga weights sa isang sentence. Kaya ginamit natin si outline A. Now, meron tayo dito sa number 5 na avoid using double negative, jargons, or confusing words. Your aim is to be understood by all. In so doing, ito naman ay naiintindihan ng karamihan. Pero for the purpose of our explanation, yung good deterrent, ano nga ba ibig sabihin ng good deterrent? Pwede natin itong i-change ng another word na mas magiging simpler ang ibig sabihin ng good deterrent. Death penalty is a way to stop crimes since it will instill fear for others to do the same. However, the person in the death row will lose his chance to change for the better. Kung napansin natin dito, yung way to stop ay ginamit natin imbis na sabihin natin na good deterrent para mas maging siyang simpler at easily understood by all. Okay? So, ganito yung paggawa ng ating paggawa ng viewpoints on an issue. So, ulitin lang natin. First, study the issue. Second, write the brief statement for pro and anti. Third, find the counter of each statement and pair them. Fourth, write your sentences, stay on the topic, and compact your ideas. And the fifth, avoid using double negative, jargons, or confusing words. Your aim is to be understood by all. Ulitin lang natin ating competency. Present coherent and comprehensive report on differing viewpoint on an issue. Ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.